Tumindig daw ang balahibo ng kapatid si Beverlyn nung nakita niya ang TikTok ng kanyang kapatid na di umano may photobomber na black lady. Sumabay ka lang, huwag kang mahihiya. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Tulad ng ibang magdalaga, ngayon, hilig din ng 19 anyos na gulang na si Shida, hindi niya tunay na pangalan, ang Lanang, Davao City. Can you reflect and tell your best friend? Like her, I think my is getting hot in here. So hot, so take off. Ang mag-TikTok. Nagti-TikTok lang po ako doon, tapos hindi ko po alam na ganun pala yung makikita ko. Sinabi lang po sa akin na meron palang lumitaw na black lady doon sa likod ko habang nag-TikTok. Kinikilabot po ako. Pagkagising na, diretso agad yung kinaani din, mag-TikTok agad yon. Tapos ano, nangihiram yun ng cellphone sa lola niya kasi yung cellphone ko, di keypad lang. TikTok is life kasi yun eh. Lahat ng laman ng gallery niya, puro TikTok niya. Pero sa TikTok video na kuha nito lang nakaraang linggo, sumabay. Nakalip na matuwa, sila'y kinilabutan. Meron daw kasing nag-photobomb. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo. Takot siya, bakit may lumabas na black lady. Hindi namin naasahan yun na may ganun pala. Sa pag-TikTok niya, may black lady lumabas. Dahil doon, sa black lady, yung nanay at ate ko ayaw na lumabas. Ayaw nilang panoorin ng court ulit dahil doon sa black lady. Nagulat po ako at natakot kasi meron pong nagpakita ang black lady doon sa TikTok ko. Hindi ko naman po in-expect na ganun po talaga. First time ko maka-experience sa ganun, bigla na lang may civil court. Mahaba po buhok doon, tapos naka-itim po. Minsan po, nagtatayuan po yung balihibo namin. Kaso wala naman po kami magagawa kasi bahay naman po namin to. Hindi naman namin alam kung saan kami lilipat. Kaya tiniis lang po namin yung takot namin. Ang ganitong mga kwento, hindi na raw bago kay Beverlyn. May madalas din daw magpakitang babaeng nakaitim. Habang nag-aaral ako, may nagpapakita talaga. A black lady. Nakakatakot. Yung bahay kasi namin sinauna yon. Madami nang tumira bago kami. Yung pakiramdam ko na parang may tumatawag sa akin. Minsan, pumunta ko siya na bukas ang TV, pagbalik ko, patay na. Nakakatakot po. Ang name niyo, ma'am? Beverlyn po. Sa kalagitnaan nga ng interview, bigla siya nabalisa. Parang kinikilabutan po ako, ma'am. Parang pong ano, may katabi po ako dito. Hinala niya ang babae na nagpakita sa kanya. Ang babae di umano sa TikTok video, iisa. Nagulat nga po ako nung nakita ko yung TikTok niya eh. Parang naalala ko po yun dati nung habang nag-aaral po ako. Gusto ko po malaman bakit po may nag-aano sa TikTok ng kapatid ko. Ay, hindi na magparamdam yung black lady dito sa bahay. Lagi po ako nagwawalis, lagi po ako nadaan sa pinag-tiktokan ko. Siyempre, hindi pa rin kumawala-wala yung takot ko doon kasi nakakatakot po talaga. First time in ever in my life na may magpakita ng ganun sa TikTok ko. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ang bahay ni na Annelyn, hindi pa rin daw napapabendisyonan. Natutulog po kami mabipinsan, tapos po, yung isa po namin pinsan nagsisiiyak kasi daw may nakitang bungo sa kusina. Tinuturo niya po sa amin dun daw po sa may butas. Gusto talaga namin ipa-paranormal yung bahay namin para malaman namin bakit nagpapakita yung white lady.
Samantala, si Sheila meron ding inamin. Nakikita mo ba siya dati? Opo, nakikita ko po siya dito sa bahay. Mag-TikTok daw po kami, sabi sa akin ng Black Lady. Sa kalagitnaan ng aming interview, Dun po. Tiglang may itinuro. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Aliw ang 19 anyos na taong gulang na si Sheila sa kanyang TikTok video. Oh, hotdog, kaya mo ba to? Sila'y kinilabutan. Hotdog, kaya mo ba to? Meron daw kasi ritong naki-photobomb na kakaibang nilalang. Meron. Nakmili ba yan? Opo, nakapayo tapos kulay itim yung suot. Tapos nakatitig sa akin. Minsan may nawawala sa gamit niya. Minsan may kinakausap siya, yung pala wala. Ang opinyon ng eksperto sa mga ginagamit na filter na nakaka-detect daw ng bagay na paranormal. Kaya siya tinawag na filter to cover up something. Para siyang old pic na may ginawan siya ng something na nilalagyan ng effect na pagkakaroon ng ibang image, gano'n. We have three possible options here. Number one is, merong something na object dun sa likod niya na nagkakos ng parang image ng tao or hugis tao na makikita mo dun sa video na talagang may tao dun sa likod niya. Number two, merong possible na umupo dun sa likod niya or kaya may dumaan or ano na accidenting nahuli dun sa camera or na talagang siyang makuha na siya sa camera na considering na nasa dark area siya kaya gano'ng madilim yun nandun sa likod niya. Number three is edited talaga siya kasi kung makikita niya naman sa video, pwede ko siya masabi na hindi siya edited noong time na hindi pa siya nag-glitch kasi wala talaga. Tapos noong time na nag-glitch siya, tsaka siya lumabas. Pwede rin in-edit talaga siya or pinatungan ng ibang image yon para magmukha talaga may tao sa likod. Para sa ikapapanatag ng pamilya ni Beverlyn, pinabindisyonan na rin nila ang kanilang lugar. Yung mga nasa tahanan ito, mga espiritu ng duwende, mga espiritu ng black lady, mga espiritu ng white lady, mga espiritu ng encanto, mga espiritu sa tahanan ito, wala kayong karapatan na manatili dito sa tahanan ito. Ay yung mga espiritu, go back to your place in Jesus' name. Lumayas kayo ngayon din in Jesus' name. Ang daan, ang teknolohiya, kayang-kaya ring paglaruan ang ating imahinasyon. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hohehey! So yun mga kabarako, welcome back ulit sa ating video. At kung bago ka pala dito, ay welcome ka dito. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at click mo na rin ang notification bell para lalo kang updated sa ating mga videos. At syempre, huwag niyong kalimutan i-follow ating Facebook page, Miss Bern Team Barako. Yun lang mga kabarako, maraming salamat sa pagsuporta. I-out na natin to, good vibes lang palagi. So peace, bye-bye!
Doon po. Doon po.